Import na mas malakas at mas malaki ng Bay Area, Itatapat sa barangay Ginebra. So sino ang import na ito? So yan nga ang dapat nyo makilala at malaman. At may good news na update patungkol rito sa import ng Magnolia. So ano ito? Yan nga ang dapat nyo malaman. Kaya naman huwag na nga nating patagalin pa. Tara at atin ang pasadahan yan. So patungkol nga muna tayo rito sa kampo ng Magnolia. So batay sa report, may good news about sa estado ng import ng Magnolia. So bago nga yung good news na yan, halina't ating balikan ang masakit na nangyari sa import ng Magnolia na ito. Matatanda ang hindi natapos ni Nick Rekosevich ang huling laro ng Magnolia kalaban ang TNT Tropang Giga nitong nakaraang Miyerkules ah. Matapos ngang aksidenteng madaganan ni Jackson Corfus ang binti nito sa huling quarter ng laban. Base nga rito sa replay, video na ito ay tumiklop ang tuhod nitong si Rekosevich kung saan bumagsak nga ito at talaga namang namilipit sa sakit. Bagamat ganon ang nangyari sa kabila ng lahat ha, kung titingnan natin ay may good news naman dahil bukod nga po sa naipanalo ng Magnolia ang laban kontra TNT Tropang Giga, ay batay nga po sa naging resulta naman ng MRI nito. Bone bruise nga lamang po ang tinamo ni Nick Rekosevich at walang tama ang ACL nito at MCL. Kaya naman makakahinga na ng maluwag ang Magnolia matapos mag-negative nito sa malalang injury. Kaya naman asahan na sa susunod nga po na laro ng Magnolia ay ito'y makakalaro na. At about naman po rito sa sumunod nating topic, tila pinaghandaan ng Bay Area Dragons ang magiging laban nila kontra Barangay Ginebra San Miguel. So sa halip nga po na si Powell ang import na gagamitin nila, si 6'10 winger na si Nicholson ang ini-activate nila. So itong import na ito ng Bay Area is a former NBA player na all around din kung maglaro. Mabilis at talaga namang sanay na sanay sa pisikalan. Asahan naman sa Ginebra na maalin nga po kila Japet, Sistand or Brownlee ang itatao sa import na ito. Kaya naman ating saksihan ang kanilang matinding tapatan ngayong linggo, Ginebra versus Bay Area, October 9, 2022. So sa ngayon nga po mga katimita, eto nga lang po muna ang ating sports pasada.